At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang pang-apat na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Akap sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Anong pag-uusapan natin ngayon, Kagawad Asyong? Bakit mo kami tinatawag dito sa bahay mo? Eh, naaawa kami kasi ni Pare Adong sa kalagayan ninyo. May matagal na kayong niluloko ni Karyong. Kaya nang malaman namin ni Pareng Adong, sobrang sama ng loob namin. Masakit sa amin ang ginagawa nila sa inyo. Tama ang sinabi ni Pare Asyong. Kaya panahon na para wakasan na ang ginagawa niyang panluluko sa inyo. Swetik pala ang Kapitan Karyong na yun. Swetik talaga eh. Oo. Napaka-swetik. Matagal na siyang swetik. Kaya huwag na kayong magpapaluko sa kanya. Wakasan na natin ang kasamaang ginagawa niya. Kaya bukas na bukas, lulusob tayo sa Barangay Hall para magrali. Oo, lulusob tayo. Ipaglaban natin ang ating karapatan. Eh, ano sa palagay ninyo mga kasama? Sasama ba tayo sa paglusob? Sasama tayo! Sasama tayo! May paglaban natin ang ating karapatan! Mabuhay ang maralitang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay dyan! Ayos pare. Napapayag na natin ang mga miyembro ng kooperatiba. Malas mo, Karyong. May mas mautak ako sa'yo. Oo, parang nakikita ko na ang mangyayari bukas sa pare. Magmumukhang parang basang sisiw si Karyong. Hindi lang parang basang sisiw, pare. Oh. Magmumukha pa siyang kakatayeng manok. Polis na nagroronda dito. Mahihirapan tayong mag-racket dito. O di maghintay na lang tayo ng magandang pagkakataon, pare. Ha? Kailangan magkaroon tayo ng bagong dami. Luma lang mga dami natin eh. Ha? Paano tayo magkakapurma niyan kinaniniya tinting kung ganyan? Ano kaya kung sa ibang lugar na lang tayo mag-racket? Kasi baka mahuli tayo ng polis dito. Malalaman ka agad nila Tintin at Nene. Baka ma-turn off sila sa atin. Hindi na tayo makakapag-asawa. Huwag ka mag-alala, pare. Akong bahala. Ha? Ayun, oh. Ayun yung gusto kong kwa maiso, pare, oh. Ang ganda. Ha? Ako rin. Gusto ko yan, pare. Kapag ako ang nagsuot yan, nagmumukha akong artista. Ako ang kwan, naunang nakakita niyan, ha? Akin yan, pare. Maghanap ka na lang ng iba. Halika, takpan mo ako, kukunin ko na yung kwantin ng kasuotan na yan. Halika. Sige, sige, kunin mo na. Oo. Tatakpan kita ng mga dami na to. Kunwari, titingin ako ng bibilhin ko. Sige. Sige, takpan na kita. Oh. Sige, takpan mo na ako, ha? Kukunin ko na. Ayan. Nahuko ako na, pare. Halika. Lumayo na tayo dito. Pare, napasin tayo. Takbo na. Takbo. Halika. Pare,
Ikaw na rin para maubos natin ito isang buti ng alak. Bubukas na naman tayo ng isa. Oo, pare. Ayan, o. Ganado akong uminom kapag masarap ang pulutan. Oo, pare. Alam mo, masayang masaya ako. Ako rin na, pare. Masayang masaya. Dahil parang nakikita ko na naman ng tagumpay na sabutahin ang proyektong AKAP nila. Hindi nila mamamalaya na mag-aaklas bukas ang mga kasapin ng kooperatiba. Oo, pare. Kaya bilisan natin ubusin ang laman ng bote. Para magkapampahinga na tayo. Maaga nating puntahan ang barangay hall. Para samahan yung mga tao. Papuntahin natin sila sa barangay hall. Sige. Pare. Tagay mo na yan. Oo, pare. Sige, itatagay ko na itong lamang basong awal ko. Kanina ko pa nilagyan yan eh. Ang sarap, pare. Tamang-tama lang ang tama sa akin. Gumuguli sa lalamunan, pare. Oo, gumuguli siya. Sige, pare. Kwan. Ako nang ubus nito laman ng bute para matapos na. Ayan! Mga kapitay! Kumikin kayo! May magnanakaw! Kinuha! Mga pagsabong na manok! Pare, may magnanakaw daw. Halika, tulungan natin sila na manghuli. Nagawa lang niyang magnakaw dahil napakahirap ng buhay. Pati presyo ng bigas, hindi na bumababa. Kaya, hayaan na lang natin ang mga yan. Pare. Veronica, nakalabas na pala ng ospital si Kapitan kanina. Oo, at papasok na siya ngayon. Bakit papasok na? Bakit hindi muna magpahinga ng kahit isang linggo? Ayaw niya eh. Sasamantalahin daw habang nasa bilangguan si Aling Punyang. Dahil kapag nakalabas na yun, masisira na naman ang diskarte niya. Ganun ba? Kawawa naman si Kapitan. Hindi na siya nawawalan ng problema. Oo nga eh. Naaawa na rin ako sa kanya. Pero, papaano ko siya matutulungan? Ito na pala siya. Inihadid pa ni Vice Mayor agaton dito. Ay, mabuti na lang at naintindihan siya ni Vice Mayor at hindi siya pinapabayaan. Full support din sa kanya. Halika, salubungin na natin at alalayan natin siyang pumasok dito sa Barangay Hall. Ako na lang bahala sa kanya, Pini. Sige. Ikaw na nga ang bahala sa kanya. Tatay mo pala yan. Ayaw ko nang magkialam. Baka magselos ka. Ano? Ang babae ito talaga, oo, ang daming sinasabi. Inggit ka lang. Kung gusto mo, makitatay ka na rin kay Kagawad Gusting. Ano? No way! Hindi ako katulad mo na mahilig sa matanda. Bilisan ninyo mga kasama! Tamang-tama! Dandiyan na si Kapitan! Tayo na! Veronica! May mga taong pupunta dito at ang dami nila. Oo nga, at kasama nila si Kagawad Asyong. Veronica, alalayan mo na kaagad si Kapitan at papasukin kaagad sa pisina niya at huwag palabasin. Bilisan mo! Oo!
matagal na ako dito sa bilangguan. Gusto ko nang makalabas, pero kanino ako hihingi ng tulong? Hayop ka, kuya. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito sa akin. Sarili mo akong kapatid. Ipinakulong mo. Humanda ka. Kapag nakalabas ako rito, gaganti ako sa'yo. Lintik lang ang ulang kante. Alin po dyan? May dalaw ka. Ha? Sino kayang dumalaw sa akin? Baka si Karyong. Ah, hindi. Ayaw ko siyang makausap. Galit ako sa kanya. Kung si Joseph sana o... Ay, iniste si Jose. Kakausapin ka. Alin po dyan. Lumabas ka. Halika dito sandali. Kakausapin ka ng dalaw mo. Ay, sino yung dalaw ko? Si Karyong o si Kuya Gaton? Ayaw kong makipag-usap sa kanila. Mga talantado sila. Hindi sila. Yun din si dating Vice Mayor Temproso. Ha? Si dating Vice Mayor Temproso daw. Ah, lalapit ako at kakausapin ko. Magpapatulong ako sa kanya para makalabas na ako dito. Ah, pakisabi lang, sandali. Lalabas na ako. Humanda kayo, Kuya Agaton, Karyo. Makagaganti na ako sa inyo. Makagaganti na ako. Kayo na bahala dito, ha? Kausapin lang ninyo si Aling Punya. Magandang araw sa'yo, Sir Timprosio. Mabuti naman at dinalaw mo ako. Dahil gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Dahil sa hindi na makataong ginagawa ng kuya ko at asawa ko sa akin. Gusto kong makulong silang dalawa sa lalong madaling panahon. Karyong! Ay, lumabas ka riyan at harapin mo ang mga taong niloloko mo! Oh, Kapitan! Lumabas ka riyan! Harapin mo kami! Magpapaliwanag ka! Magpaliwanag ka sa amin! Magpaliwanag ka! Ikaw, Dasyong! Ano ba naman itong kalukuhang to? Anong nireklamo ng mga tao na kasama mo? Bakit sila nag-aralin? Isa ka pa, paring Gustag. At mamang-maangang ka pa? Alam kong alam mo na may ginagawang kalukuhan si Karyong, pero kinukonsente mo dahil nakikinabang ka! Aba, hindi ko alam yung sinasabi mo, Pari Atyong. Hindi ito yan. Hindi ako maluloko si Kapitan. Ha? Anong hindi maluloko na sinasabi mo dyan? Ang mabuti pa kung malas na kayo sa kanya. Ha? Dahil madadamay kayo sa kasong isasampa sa kanya ng mga kabarangay natin. Ha? Nakapuspalan! Walang katotohanan dyan. At isa pa, huwag niyo munang guluhin ang utak ni Kapitan dahil kalalabas na niya sa ospital. Nakabai-stress na naman siya. Eh, wala kaming pag-alam sa kanya. Ang gusto lang namin magpaliwanag siya kung bakit 5,000 lang kada buwan ang sinasabi niyang maibibigay na ayuda sa kanila na galing sa gobyerno. Samantalang sa ibang barangay ay 15,000. Oh, saan mapupunta ang 10,000? Ha? Paghahatian ninyo mga aliporis niya, ganun ba? Hindi mo rin sinasabi mo, Ngayon Dasyong. Nako. Ito buti pa, umalis ka na. Dahil baka mapatay kita. Nako. Dayos! Layas ka dito! Doon ako makikitira sa bahay ni Insyang. At aabangan ko ang Insyang na yun. Gaganti ako sa kanya. Nais kong magpakaalas. Ha? Teka.
May naririnig akong kumakanta. Parang pamilyar ang boses niya. Ah, hihinto muna ako sandali dito. At aalamin ko kung sino yung kumakanta nang kinaiinisan kong kanta. Dapat ang kanta niya ay ang kabilin-bilina ng lola. Nais kong magpakalasay dahil wala ka na. Ang lintek na insyang palayan. Umiinom na mag-isa sa silong ng mangga ni Tomas. Malapitan nga. At bubugbugin ko ang pangit na matandang ito. At magdahan-dahan akong lalapit sa kanya. Hayan, malapit na ako sa kanya. Ngayon, sasapakin kita ng ganito. Ate Punyang, ikaw? Oo, Insyang. Ngayon, makakagantin ako sa ginawa mo sa akin. Tapos sinampahan mo pa ako ng kaso. Kaya papatay na kitang animal ka. Huwag, Ate Punyang. Makinig ka. Magpapaliwanag ako sa'yo. Ano pang ipapaliwanag mo, ha? Traitor ka pala. Kaya magdasal ka na kung alam mong magdasal. Oh, ano bang ipapaliwanag mo, ha? Sige na. Ay, naku, Ate Punyang. Maawa ka sa akin, my friend. Ay, bakit naawa ka ba sa akin? Noong sinakal mo ako at nawalan ako ng malay. Ipinagyabang mo pa na kayang-kaya mo ako. Pero sa totoo lang, rinaidor mo akong animal ka. Kaya ngayon, gigilitan na kita sa leeg. Ay, huwag, Ate Punyang. Maawa ka. Maawa ka sa akin at kay Ferdinand. Bakit pati si Ferdinand ay idinadawit mo dito? Anong kaugnay niya sa awin natin, ha? Ano? Mahal na mahal daw ako ni Ferdinand. Kung mawawala ako, ikakamatay raw niya. Kaya maawa ka sa aming dalawa. Wala akong pakialam. Basta papatayin na kita. Alika na, Lolo Isha. Lumayo na tayo dito. Baka may makakita. Ipapahuli tayo sa polis. Alika na, Lola. Salamat. At iniligtas mo ang buhay ko sa bigit ng kamatayan. Heroism na talagang ginagawa ng dalawang kagawad na yun. Buti na lang at hindi ka inatake uli, Bayaw. Si kagawad gusting na ang humarap sa kanila, Bayaw. Pero hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ng mga kabarangay natin. Napaniwala sila nila Asyong at Adong na may kakaltasin kang 10,000 sa mga makakatanggap ng ayuda mula sa programang AKAP. Bayaw, yan ang sinabi raw niya sa mga kabarangay natin. Pinapalabas nila ni Asyong at Adong na manluluko ako. Sobra na ang Asyong na yun. Kailangan na bigyan na siya ng leksyon. Bayaw, pinipilit ng mga kabarangay natin na dapat na 15,000 piso ang tatanggapin nila kada buwan bilang ayuda. Ano? Saan naman kayo kukuha ng ganyang halaga? Samantalang ayon sa gobyerno ay 5,000 piso lang. Bayaw, kapag babalik na ang lakas ng katawan ko, ibabaon ko ng buhay ang Asyong na yun. Naku, Bayaw. Ililibing ko yun. Huwag mo munang isipin yan. Magpahinga ka muna. Hayaan mo na lang si Rudolph na mamahala sa barangay. Oo, Bayaw. Pero humanda ang Asyong na yun. Dahil kapag malakas na ako, ililibing ko siya ng buhay.
Nakakatakot naman dito sa atin. Ayan, o. May tinapon na Darwina, pangkay dito sa kanon. Yung pinagkakaguluhan ng mga Marites dyan sa harap ng tindahan natin. Ay, nako. Hindi ko alam, tita. Ang mabuti pa, makiusyuso tayo para malaman natin kung ano yan. Alika, alika. Lapitan natin ang mga Marites at magtanong tayo kung ano yung tinitignan nila. Ano kaya ang kwa? Ano kaya ito? Oy, mga kapatid. Ano yung tinitignan nyo dyan sa kanal? Ay, ano? Tinapon, may tinapon na bangkay ng isang matandang babae. Tignan Darwina, ito. Tignan mo. Tignan mo kung sino ang nasa kanal. Tignan mo. Ha? Uwa. Ay, hindi ako pwedeng magkamali, tita. Ha? Siya nga! Ang nakita nilang nasa kanal. Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Akap sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!